Hi guys, nag-gather pala ako ng mga bagong updates sa Monster Infinite. So kahit na maraming mga hindi okay na comments sa mga previous videos natin, tuloy pa rin tayo dito sa mission natin, di ba? Na i-share natin kung ano yung mga information na meron tayo and gamitin natin ito as basis kung susuportahan ba natin yung project or hindi. So wala naman tayong pagtatakpan dito, hindi tayo biased dito, and of course nakataya rin yung reputation natin dito. So yun, share lang natin kung anong meron dito. Okay, so number one is si Dominic Lim nga, nag-release na siya ng bagong article and nag-clarify na siya ng mga accusations. So real quick guys, coming from the Money Heist na title, so medyo creative talaga to eh. So binago niya to to Avengers Money Infinity Wars, di ba? So naging Avengers na. Well, ganun din talaga kasi. Yung pinakagusto ko kay Dominic Lim is sobrang flexible niya. And iniingatan niya rin yung reputation niya. Sobrang bilis niya na, alam mo yun, maging educated about this topic. So, nalagay niya naman dito yung mga ibang pinakita natin sa ibang videos natin na nakuha rin natin doon sa Monster Infinite team. So, pero mag-focus na lang tayo doon sa mga certain accusations. So, number one is, bakit daw nagkaroon ng 10-minute buffer? Apologetic naman yung Monster Infinite. Feeling nila is na-underestimate nila yung knowledge ng mga tao na they will have this strategy for this. Alam natin gano'ng ka-smooth yung ibang mga events nila eh. And for this event, they want to strategize din para ma-ensure na hindi makakuha ng less money tokens yung mga tao or hindi sila pumasok dun sa buying ng tokens na hindi pa stable. Kasi guys, kung titingnan natin tong sa DEX tools, di ba? Makikita natin dito na sa 5-minute na range nung chart natin. Imagine lang natin na ito 10 minutes to, di ba? So, nag-peak talaga siya. And for the next 10 minutes, so 15 minutes, nag-dump siya. So, imagine natin kung nagsimula to ng 2 a.m. and hindi naging curious yung mga tao about sa nangyayari, malaki yung chance na diba, mapapabili ka dito sa part na to. And based naman dun sa research ko, never talaga mauunahan ng mga manual na investors or crypto users or ng mga wallet, MetaMask wallet, yung mga bot. Kasi automated na to eh, may scripts na rin to. Pero nakita rin din natin na yung mga bumili sa PancakeSwap, diba? Lalong-lalo yung mga newbie. Immediately dahil sa paghihintay nila sa time and then nakita rin nila na nag-up na. Kasi aminin natin, even siguro 30 minutes before or 1 hour before or 15 minutes before, refresh na tayo ng refresh eh, inaabangan na natin. And kawawa lang din yung ibang mga ano, mga friends natin na syempre bago lang sila dito, they want to get something from the game dahil nga sa ano ba, popularity ng mga NFT games ngayon, like yung Axie Infinity, di ba? Nakabili sila ng konting money tokens dun sa investment na pinaplan nila compared dun sa pinopromote. So yun nga guys, so pero yung luckily, di ba, dahil sa nangyari na to, sa ibang mga expose na rin talaga dito sa mga charting, sa crypto, titingnan muna nila, observe muna nila kung nag-stabilize na yung token price. And even when we go to the other tokens, ganun talaga eh, sa first minute, and lalo na yung mga hype na tokens, lumilipad talaga siya, and nagda-dump din siya for some time bago siya mag-stabilize. There are also tokens na sobrang volatile din talaga, and hindi natin ma-forecast ano yung mangyayari. And that's the reason why kailangan din natin mag-aral, di ba? So, kita nyo naman, lahat tumataas, magda-dump, tumataas, magda-dump, tumataas, magda-dump. Ito talaga yung concept ng trading, di ba? Sa stock, sa crypto. Unfortunately, dito sa mga blockchain technology or dito sa crypto, once magkaroon tayo ng mga public token launching, di ba? Hindi rin natin mako-control agad-agad or mapo-foresee sino ba yung mga bot, di ba? And sino yung mga magta-transact. Kasi this is ano eh, something na hindi naman ginogovern ng banks, ng government, and unfortunately yun talaga yun eh, naka-base talaga siya dun sa technology, sa trust natin sa system. Kaya nga hindi naman lahat, di ba, naniniwala sa ganitong concept. Kasi ang concept kasi nito parang kunyari Netflix, di ba, parang naging digitalized na siya, so parang digital cinema. So halimbawa yung iba pang mga platforms, kunyari yung mga Grab or Uber, di ba, so parang naging
hindi sila nag-o-own ng kotse, pero digital lahat. So, ganun din sana yung concept na gusto nila dito. Parang digital bank, and yun nga lang, decentralized to. Parang nasa community or nasa mga tao yung pag-govern nito. And mamaya, pag-usapan na lang natin yung more information about the blockchain. And yung blockchain, hindi lang siya applicable dito. So, kasi sinasabi nila, scam agad. Pero yung blockchain technology, ginagamit din siya sa mga supply chain ng mga pharmaceutical company. Plano rin nila yon na gamitin pa sa ano ba, parang yung mga transportation. Kasi maganda yung concept niya about parang hindi mo madadaya yung mga route ng mga supply, and matatrack natin yung lahat ng mga transaction based dun sa mga timestamps and all. Medyo technical siya, guys, pero ayun, kung seryoso talaga tayo na pumasok sa ganitong ano area, well, kailangan din talaga natin siyang aralin. I'm not an expert, pero tinatry ko rin yung best ko na i-share yung alam ko, kasi this is a way then for me to learn from others. Natututo din ako dun sa mga nagko-comment, gusto ng healthy conversation. But of course, meron din talagang mga tao na, alam mo yun, parang minsan, wala na lang din laman yung mga comments, mumurahin ka pa. Well, hindi tayo nagiging smarter sa ganun. So, ayun. Nagpo-provoke din ako dito ng mga conversation para matuto tayo. Hindi para lang, alam mo yun, basta-basta natin gawin yung mga assumptions natin. So, yun lang, guys. So, another accusation. Suspicious wallet addresses exist since then. So, balik na lang tayo dito sa article ni Dominic Lim. And nagkaroon din siya ng mga investigation dito, di ba? So, factual yung mga pinapakita niya dito. And nakita niya nga dito na itong wallet na to is not part of the nung mga wallet address ng Monster Infinite. And at the same time, nag-investigate din siya dun sa mga transaction. And nakita niya na yung wallet na yun, may transaction din siya 505 days ago. So, ibig sabihin, existing na to, like more than a year. And kung part na ng Monster Infinite, so sobrang galing naman nila na, na-predict nila yung lahat ng mga mangyayari. Well, pwede pa rin tayo maging skeptical eh, pero sa amin kasi, nakakausap namin yung dev, yung CEO, and they're really willing to answer the questions. So, may nakakausap tayo na tao, and yung puhunan dito is trust pa rin eh, and depende siya sa atin, di ba? Hindi ito tungkol lang sa amin, parang kailangan talaga nating mag-investigate and tingnan natin kung okay talaga siya. Another concern is bakit nga may $2 million sa transaction sa isang wallet. Guys, this is outside the scope of of Monster Infinite. Dahil nga yung concept ng blockchain, hindi naman natin makokontrol yung mga investors, di ba? And hindi rin natin masisisi kung sino yung mga magjo-join doon sa token launch, di ba? Kasi sabi ko nga, this is for the community. Wala naman nag-govern nito eh. And anyone can get in, di ba? And we cannot cheat the system. So kung meron man yung mga limit sa mga transaction, that's out of their control. And hindi ko rin alam kung ano yung parang max. Pero kung inalaw yan, then that's that's possible. Ibig sabihin, doon sa system, di ba? So kaya nga guys, kung medyo skeptical tayo, bakit may mga wallet address na ganito yung processing nila and all. Well, di natin talaga control yon, and di rin natin alam kung ano yung profile ng mga tao nito. Sila ba yung mga dumpers? Or sila ba yung mga strong believers ng project? So, i-hold ba nila yung mga tokens nila and i-keep ba nila na yun? So, we can only hope na sana maging okay. Isa sa mga tanong ko sa CEO nung AMA sessions is, parang dahil nga sa nangyari to, ano na yung parang for ano yung magiging side effect nito dun sa project natin. And they remain committed dun sa gusto nilang gawin. So mamaya pag-usapan pa natin yung more details about that. So the next one is sniper or sniping bot are legal. So unfortunately, guys, so yun yung na-research natin na legal talaga to, and hindi sila mapipigilan. They are experienced. They are more exposed sa ganito. Dahil nga, sad to say, wala nga nag-govern nito, and it's solely related to the system. So, lamang talaga yung mga
technical na tao, yung mga may alam sa technology. And kung gusto natin na makipagsabayan sa kanila sa first minute ng mga hype projects, then kailangan din nating maging knowledgeable about sniper bot or kumuha ng mga services. Another option is, wag na lang tayong makipagsabayan sa kanila, di ba? Or pwede rin gawin natin is, kung hindi tayo naniniwala sa project and biglang nag-pump yung price, so wag na tayong sumali dun sa project. Ganun lang naman yun eh. So, kailangan lang natin maging aware na meron palang mga ganito. And hindi natin, malay natin, di ba, in the future, malaman nila yung ganitong issues sa token launching and mahanapan nila ng way na maiwasan yon. Pero, so far, yun yung nakuha natin na information about that. Okay, so let's move on. So, pag-usapan din natin yung blockchain technology. So, para lang magkaroon tayo ng high-level knowledge. So, yun nga guys. So, ang nangyayari talaga dito sa blockchain technology is kung iisipin natin yung mga transactions, di ba? Nagsisimula yan sa mga documents, sa sabihin natin na Excel file, tapos napupunta sa database, and so on. So, dito naman, so napag-usapan din natin sa ibang videos eh, 'di ba, yung mga layers about functions dun sa mga security layers, mga validations and all. So ganun. So talagang naka-depende to dun sa sa technology behind this. Yung mga automatic checkers and validators and so on. So yun lang. So nagsisimula siya sa laptop, 'di ba? So or any other devices, transaction is requested. So magkakaroon ng transaction na broadcasts to peer-to-peer network that consists of computers, otherwise known as nodes. So ito yung mga parang responsible for the processing. It can be owned by an entity or pwede rin hindi. Depende dun syempre sa system, pero sa ngayon kalat-kalat yan eh, across the world, para ma-ensure na everything, all the validation are being validated. So a verified transaction can involve cryptocurrency, contracts, records, or other information. And then the transaction is combined with other transactions once verified to create a new block of data for the ledger. And then ayun na, mabubuo na yung parang block. So dito sa block na to, this is consist of certain number of users and then transactions. And dito siya parang hindi siya madadaya kasi everything is validated and related din to sa mga timestamps and all, and kung dadayain mo siya as in makikita agad yung discrepancies and error. So hindi magtutuloy yung mga transaction. And then meron ding anonymity, so unanimous, and then yun nga may mga timestamp din and hindi siya ganun kadaling madaya, hindi na block. Dahil nga multiple din yung mga validators. And then immutable. So hindi irreversible na yung mga transactions once committed. Kasi nga sobrang meticulous nung mga checkers and processing noon. And then all the network participants have a copy of the ledger for complete transparency. So hindi talaga natin madadaya yung mga token transactions and supplies across all the community na pumapasok doon, diba? So ilang, so maganda talaga na naiintindihan natin tong concept na to kaysa lang sasabihin natin na scam yan. And that's very important na alam mo yun, inaaral natin yung mga pinapasukan natin, kasi kung ang nasa isip lang natin is maglabas ng pera tapos kumita, and then bahala na, tapos pag nalugi, scam na agad, di ba? So, di ko alam guys, sana nakakatulong yung mga videos natin for these topics. So yung, itong do your own research, tsaka take your own risk. So guys, hindi natin masisisi yung mga influencers and mga vloggers na lagi nila itong sinasabi. Even yung mga community leaders sa mga trading sa stocks or sa crypto. Unfortunately guys, kailangan talaga natin na magkaroon ng own diligence and research. Kasi after all, pera natin yung gagastusin natin, di ba? So hindi naman to
parang, di ba, kahit nga si Chinky Tan eh, di ba, kahit humingi ka ng payo sa kanya, hindi ko sasabihin sa iyo na, sige, mag-invest ka na, and so on, di ba, kailangan mo talagang mag-aral. Para kung ano man yung decision na gawin mo, and ano man yung mga data na meron ka, sure ka na naiintindihan mo yung pinasok mo, and whatever the outcome is, tanggap natin. Kasi lahat ng mga investment, may risk talaga yon. Kaya yon, nakakalungkot lang na gusto natin kasi parang i-spoon feed na lang sa atin na hindi to scam, di ba? Pasok kayo. And then kapag hindi naging okay, sisisihin natin yung mga tao. Guys, wala pa nga yung game na to eh. Kaya nag-ooperate din to with trust, di ba? And kaya kami nandito kasi investor din kami. Inaalam namin kung okay ba talaga siya. And so far, okay naman siya talaga. And wala pa kaming makita na issues about it. And andito lang kami to spread the facts na meron kami. And di naman natin yung dadayain eh. Diba? So, at the end of the day, it's up to you. It's up to us. Diba? Anong decision natin? Price prediction. So yun, lagi tayong umaasa sa mga ano ba, vloggers or sa mga nagsishare ng information na, di ba, ano, papasok na ba tayo dyan, bibili na ba natin yan, and so on. So, price prediction lang tayo, guys, ha. So, this is not an expert advice, pero nag-aaral lang din ako. So, tingnan natin yung, tingnan natin muna yung sa Monster Infinite, di ba? So, kung makikita natin dito, pumalo siya ng 100 pesos and then kaya niyang mag-peak ng 146 and then ngayon andito naman siya sa 130. And sad to say, hindi natin alam kung anong mangyayari dito kasi nga merong lahat tayo dito mga investors, may mga hawak tayong money, 'di ba? Pag nakita mo nga sa group yung iba, hintayin lang daw nila na mag 200 para ibenta na nila yung mga hawak nila, 'di ba? Kasi yung concept ng trading, kasama rin naman yung dito. Buy and sell, di ba? Buy and sell. And may influence yun sa price action. And dahil nga marami rin mga users or investors na nandito, so we will never know unless alam natin yung mga technical analysis and kung naniniwala talaga tayo na firm yung findings natin doon. Well, sa akin, sa experience ko, di ba, hindi naman talaga 100% yung win rate natin kahit mag-technical analysis tayo. And lalong-lalo na dito sa crypto, pwede talaga siyang bumaba bigla and tumaas. Kasi nga, depende rin talaga siya dun sa mga actions ng mga tao eh, about the token. Kaya might as well, guys, let's be responsible. Ano yung gagawin natin? Kasi kunyari, itong TLM, di ba? Tumataas siya. For sure, siguro dito, nag-peak siya ng price dito. May mga nakapasok dyan ng mga investors. And then, pagka tumaas na yan, magti-TP na sila. Yung sinasabi na, nagte-take profit na sila. And then, pag tumaas na naman, take profit. And pag tumaas, di ba, yung mga nag-hold, take profit na agad. And then, kapag nag-panic selling na yung mga tao, di ba, so, pwedeng bumagsak na bigla yung price, di ba, and hindi na ganoon ka okay yung status nung token na yon hanggang hihintayin mo na lang na maging okay yung project. So ayan, dire-diretso, di ba? So kahit na bumaba siya dito, so makikita niyo pa rin na nagmo-move pa rin yung price niya. So, hindi, maraming factors eh. So depende rin naman siya sa mga projects natin. And yun lang yung gusto kong i-share na kailangan talaga natin na mag-research din. And ang maganda lang kasi dyan, guys, yung nakuha namin na information dun sa CEO is knowledgeable din talaga sila. Ang perception sa lang ng mga tao, hindi sila makapasok dun sa, baka hindi sila makapasok sa game based dun sa mga pinromote na mga pricing. Well, that's part of the promotion, and unfortunately nga, kung dun tayo titingin, hindi na meet yung expectations, di ba? Pero the thing is, aware sila dun sa promise nila na they want na makapasok yung mga small investors dun sa project nila. And naniniwala sila sa community na pinag-usapan natin kanina, itong blockchain na to, di ba? And NFT games. Nakadepende rin siya sa community para mag-sustain siya. So yun, sabi nila, gagawa nila ng paraan
yung mga prices nung monsta nila. And naniniwala din ako na hindi siya imposible eh, kasi magkano ba pumasok sa ano PVU ngayon? And tingnan niyo yung chart nila, di ba? So nasa 460 na siya. And then yung market cap niya 4 million, nasa almost 5 million na, di ba? And ganun din yung tinitingnan ng Monster Engine, parang titingnan nila yung market cap nila. And when we say market cap, ito yung related sa price and circulating supply. And na-mention nga nila na in order to sustain the game, and kung babaguhin man nila yung mga pricing nila, they will ensure na mababalance nila yung mga ratio or relationships ng mga supply within the game. Siyempre, mag-i-introduce sila dyan ng mga burning mechanism. And nakita na nga nila rin yung ibang mga challenges sa ibang mga games. Like for example, yung na-share nila is parang video game, kasi they want the people to enjoy the game talaga. So kunyari, mayroong mga big boss na kalaban, di ba? And then natalo yung monster mo doon. So you can use your STT. Kasi ito, itong money, ito yung governance token eh. So ito yung parang AXS, di ba? And then STT, ito yung ma-earn mo rin sa game. And yung parang SLP. And kapag natalo ka dun sa big boss, pwede mong gamitin yung isang token na yon para yung token na yon para ma-revive yung player mo. Ganun lang. And they will think about, sabi nila, yung mga lottery din na nakikita natin sa Dragonari, di ba, na nag-i-introduce sila ng parang some of the tokens will be back to the ano rin, players through lottery, di ba? And then some tokens will be ano rin, burned based dun sa mga nagagamit sa ano, sa game. Yun lang, and ayun, so kaya ako nag-stay dito is kitang-kita ko na seryoso talaga yung Monster Infinite team na mag-last sila dito sa ano, sa industry na to. And they want na yun, maging successful sila, ma-meet nila yung commitment nila for their reputation, and kasama rin syempre yung kumita sila kasi, di ba, business din naman to eh. Pero kita nyo naman sa tokenomics nila, di ba, na yung iba, yung mga tokens nila is naka-vesting talaga, and hindi agad-agad makukuha ng mga investors kasi they want to keep yung tokens nila na ano, na balance pa rin yung pricing, di ba? They're looking at paano nila ma-sustain yung maayos na appreciate, pag-appreciate ng mga pricing nila, di ba? Yun lang. So that's a good thing then. And kung meron kayong mga questions about that, so pwede naman natin silang tanungin. Alright, so lastly, ano bang role ng mga Monster ambassadors, influencers, and community? So guys, ulitin ko lang, so yung mga, di ba, kung meron ka namang hindi masasabing maganda sa mga vloggers or sa mga social media influencers, parang mas okay pa rin na piliin natin na ano, mamili natin yung words na gagamitin natin, and let's not judge easily. So yung ano lang naman dito is kung sino yung community or kung sino yung mga believers sa project na to, edi magstay tayo dito sa project na to. And kung ayaw mo magstay dito sa project na to, edi huwag tayo magstay. Ganun lang naman yun eh. And kaya nga hindi tayo maluloko kung aaralin natin. And kung meron tayong mga data, di ba? Data driven lang dapat tayo, di ba? Para alam natin kung anong decisions natin. So ako naman, yung role ko dito, di ba? Hindi tayo para maging bias kasi naglalabas din tayo ng pera para dito. And kung meron mang mga ano, meron mang mga sketchy dito or red flag, di ba? I-share natin 'yon kasi sino bang may ayaw na makapagbigay ng value sa community, or sino ba yung may gusto na masira yung reputation mo for other people? So yun lang. So guys, let's make sure na gawin natin yung research natin, and kung mag-invest man tayo dito is sure tayo na willing tayong mawala kung anong i-invest natin. Kasi hindi to katulad ng mga establishments talaga na merong mga nag-govern talaga na mga standards or mga entity. So yun lang. So
So, yun lang. So, ako mag-observe muna ako dito sa mga mangyayari. Hindi natin alam kung, di ba, prior to the market launch, mag-take profit na yung ibang mga investors na pumasok dito. Pero, inaral naman natin yung white paper nila. Nakita rin natin yung mga events and activities. So, may potential talaga to. So, depende lang sa atin kung kailan tayo bibili ng mga tokens. And kung naniniwala ba tayo natataas pa yung price ng money tokens, di ba? So, depende talaga sa atin yun. Kasi, ganoon talaga eh. Pag nakapasok ko dito sa 130, for example, so, pwede pa siyang tumaas. Pero, ano ba yung missing ngayon? Ano yung price ng mga monster na ia-announce nila formally? Para alam natin kung ilang money yung bibili natin. Diba? So, yun yung pinaka-important. Pero kung naniniwala ka na talaga na tataas siya, edi isa ngayon pa lang, bumili na tayo kasi baka mataas na yung value nung money natin. Pero again, it's up to us, di ba? It's up to you kung mag-i-invest tayo doon or what. Lang. So, thanks guys for watching and I hope nakatulong sa inyo yung video na to. Kung meron kang mga questions, lagay nyo lang sa comment section and di tayo magbubura ng kahit ano. Pero request ko lang, respect begets respect and ngayon, pakabay tayo guys, pandemic na ngayon eh. So, piliin natin na ano, healthy conversation kaysa lang puro ano, puro bad words lang nakikita natin sa comment section. Alright guys, thanks for watching and see you on our next video. Bye!